Pansamantalang pinigil ng Baguio RTC ang pag-aalis ng puno ng SM Baguio para bigyan daan ng pagpatayo ng parking lot. Pero giit ng pamunuan ng mall, dumaan sa tamang proseso ang kanilang earth pulling operation. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Alas 7 kang makuna ni U.S. Cooper Carlo Altomonte ang pagtatakip sa bahagi ng property ng SM Baguio. Ayon sa kanya, bandang alauna ay media na madaling araw, pinaniniwala ang nagsimula ang earthballing o paghuhugot ng mga puno kasama ang mga ugat nito. May kuha rin sa lugar si U.S. Cooper Dean Quanso kung saan kita ang ilang lalaki na tila abala. Pagsikat ng araw, nagsimulang dumami ang mga tao sa harap ng SM Baguio para iprotesta ang pag-aalis ng mga puno na ang ilan ay mahigit 30 taon na. Bala kasi ng pamunuan ng mall na magtayo ng parking lot dito. Bawa naman kayo sa mga puno! Bawa kayo, yung mga anak namin wala nang makikita! About 12 last night, they started cutting until 4 this morning. Nung medyo maliwanag na, tinigil uli. Sa gabi sila nagpuputol para hindi makita ng public. Ito pong nire-request namin na hayaan yung mga 182 trees. Ito po ay mas mahalaga kaysa sa kwarta. Naglabas ng 3 araw na Temporary Environment Protection Order ang Baguio RTC Branch 6 para pigilan ang earthballing operation ng SM Baguio. Sa isang pahayag, nilinaw ng SM Malls na hindi sila nagputol ng puno. Sabi ng SM Malls, nagkaroon ng konsultasyon sa pagitan ng pamunuan ng mall, DNR at iba pa umanong environmental expert bago ang paghuhugot ng mga puno. Itatanim daw sa ibang bahagi ng SM property ang 97 naturally grown Benguet pine trees, 43 alnus trees at 42 sapling ng parehong puno. Ayon naman sa DNR, nakapasa raw sa lahat ng requirements ang SM Baguio kaya binigyan sila ng permit, hindi lang para mag-earthball kundi magputol din ng puno. Permits na kuha naman nila from the barangay no, na they did not object to the expansion project and to the cutting of trees. Then at the same time, meron din sulat ang city mayor addressed to the secretary favorably endorsing the expansion project. Considering na una-una private property na ito, no? So, the land is owned by SM. So, there are trees there. So, bottom line here, pag tinitignan namin is, una-una, as much as possible, meron bang trees na masasave? Binantayan din daw ng DNR ang earthballing na ginawa raw sa gabi para hindi ma-stress ang mga puno sa init ng araw at tama lang ang moisture ng lupa. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.